Hello guys, ngayon ituturo ko yung area ng circle. So, yung area ng circle is defined, ito yun siya. Kumbaga yung sakop niya sa loob. No? Kasi syempre yung circle, ito yung circle. Tapos ano daw yung sakop niya? Ayan, area ibig sabihin nun. Okay. So, ang formula natin sa pagkuha ng area daw ng circle is pi r squared. So, yung r ibig sabihin radius. Okay? And then, ano ba yung radius? Yung radius yung, ito yung center natin, center C. Tapos, ito naman yung point dito sa circle. Yung kalahati niya, no? Yung distance nila. So, kalahati ng tinatawag natin na diameter. Yung diameter is yung buo. Okay, kunyari, buuin natin yan. Okay. R, radius meaning. D naman, ibig sabihin, diameter. So, yung buo, na straight line niya na, no? Tapos yung hinahati niya yung circle into semicircle o yung kalahati ng tagkalahating circle, matidefine natin yun na diameter kasi pwedeng ganyan. So hindi yan diameter, ang diameter kailangan tatama siya sa center. Okay, so ibig sabihin daw itong radius kalahati ng diameter, so yung radius equals D over 2. So, pagkalahati ng diameter, radius yun. Okay, so dito. So, gagamitin natin dito sa formula, yung formula dito, pagka radius yung given, is yung pi r squared. Okay, and then, yung gagamitin natin na pi, pwedeng 3.14 lang, no, approximate lang naman. O kaya pi lang, no, dito sa example na to. May example tayo, radius na daw 2. So, gagamitin natin yun, kukunin natin yung area niya. Area daw equals pi, diba pi r squared, area equals pi, yan, so, yung, ano natin, imumultiply lang natin sa sarili niya ng dalawang beses, no, so, yun yung ibig sabihin ng exponent, and then area equals pi times 4, kasi 2 times 2, and then ang sagot natin is 4 pi. Kita ba? Hindi abot. Dito lang natin lagay, 4 pi. Okay, so dito naman, pagka given naman natin is diameter, no? Ano ba? Diameter siya. Kung radius niya 2, kunyari ang given natin dyan ay 4. So, ganito gagawin natin. Input lang natin dito. Okay, so pi. Check lang natin kung tama ba yung ginawa natin kanina, no? So, input natin yan dyan, 4. Kailangan makuha natin yung same na sagot dito, ano? Same answer. So, divided by 4. So, dito sinasabi niyan, 4 times 4, 16. Pi 16 over 4, and then pag dinivide mo yan, 16 divided by 4, so 4 din, and then 4 pi. So yan, nakuha natin yung same na answer kasi same lang naman yung ginamit natin, no? Kung yung kung radius niya 2, yung diameter niya 4. And then, na-check lang natin na itong formula na to, and then formula na ito ay pareho lang na tama. Depende na lang kung ano yung pwede nyong gamitin o ano yung mas gusto nyong gamitin. Kung radius ito, kung ito naman diameter. So, yun lang guys, ay yung ating area of circle. Please follow our channel.